Sa naulang segment, nakita natin yung rason bakit paborito ng mga rider at mga bakasyonista ang Asea Subic Beach Resort sa Zambales. Bukod sa nakaka-relax na beachfront at panahalong pool area, kumpleto pa ito sa amenities. Pero bukod dyan, may isa pang dinadayo sa Asea, ang kanilang pagkain sa Salt Bar and Restaurant. Continental ang cuisine dito, pero makakatikim ka rin ng sari-saring Pinoy favorites. At meron ding Western at Italian dishes. Ang nasa likod ng lahat ng ito, ang secret weapon ng Asea, si Executive Chef Linda Junio. 35 years na akong nagluluto. Sobrang matagal na. Yeah, nanggaling na ako sa restaurant talaga na maliit hanggang sa dumami ng dumami. Nanggaling na ako sa catering. I handle 25 years. Nanggaling na ako sa 5-star hotel. So, naging 12 years. Nanggaling ako sa isang hotel na isa ko sa napili na maging executive. So, lahat yan na pagdaanan ko. Kaya parang dito ko naman nagawa. At syempre, hindi pwedeng hindi kami makakasample. Kaya naghain siya ng dalawa sa bestsellers dito. Dalawang Italian dishes na may Pinoy twist. Diba, sabi nga natin, ang kinakailangan natin maparami yung tourism natin. Alam natin ang Ilocos, sobrang magaling sila sa bagnet. So kaya nung nag-pandemic, naisip ko dito, gumawa ako ng pizza bagnet. Kasi marunong din naman ako ng Italian food, kaya nga sinabi nila na may expertise din sa Western food. Kaya gumawa ako ng pizza bagnet. So ayan, bestseller yan. The pasta is spaghetti classico. Spaghetti classico kasi is garlic olive oil lang talaga. In Italy, hindi yung maraming ingredients tulad ng ginagawa talaga. Tayo kasi mga Pilipino, mahilig kumain eh. Pero kasi kaya naisip ko yung spaghetti classico with the cherry tomato. May tomato tayo, a lot of garlic, marami tayo. Napaka-simple but refreshing naman ang lasa niya. Bukod sa main dishes, panalong-panalo rin ang iba't ibang dessert dito. At ang maganda, yung mga ingredients na ginagamit ni Chef Linda galing pa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dapat matulungan din yung taga Davao, taga ibang probinsya. Kaya I use na lang ng flourless chocolate from Davao, 55% yung flourless chocolate namin. From Davao? Yes, from Davao. And then, yung mga dessert natin, hindi siya ma-icing. So, yes, yung old fashion natin. So, pinasarap talaga natin. Nilas na lang natin ng sugar. Kasi nga dun sa pandemic, yung learning, mahalin mo yung health. Diba? Oo, hindi na masyadong maraming icing, coloring. So, ito pong mga to natural. Saktong kakasimula pa lang ng pandemya nang mapunta si Chef Linda dito sa Asea. Kung sa iba yon, malamang nawawalan na ng pag-asa o di kaya nawawalan na rin ng ganang magluto. Lalo na kung wala ka namang mga guest dahil nga nag-lockdown. Pero si Chef Linda, iba ang naging pagtingin sa sitwasyon. Kasi di ba Manila pollution ha? Kaya nung ako'y napunta dito parang ayaw ko nang bumalik. At ang dami kong naisip. Kasi parang na-relax akong, sobra akong na-relax. Kaya imbis na magmukmuk, nakagawa pa raw siya ng mga kakaibang dishes habang naghihintay sa muling pagbubukas ng resort. Sinamantala rin ni Chef Linda yung downtime ika nga para matrain yung kanyang mga staff sa kusina. Bukod kasi sa tamang paghahanda sa mga rekado at pagluluto sa mga putahe, pati kung paano itinatabi ang mga ingredients para manatili itong sariwa, masusing binabantayan ni Chef. Pero wala rin naman ang effort na ito kung hindi ito suportado ng pamunuan ng resort. Bagay na lubos na ipinagpapasalamat ni Chef Linda. Unang-unang naging inspiration ko yung family, yung owner. Kasi kahit nag-pandemic, hindi niya in-stop yung mga tao. Gumawa talaga siya ng paraan, gumawa siya ng project na, sige, ito yung gawin natin, linisin natin. I-arrange natin, ayusin natin. Lagi siyang nasa likod namin. And then habang iniikot niya ako na sobrang gaganda ng gamit, sabi ko, okay to. Ang ganda ng gamit, ang ganda ng copper line.
Sabi ko, lalagyan ko ito ng broccoli bait. Na bait, kaya meron tayo. So yun, naging inspiration ko na dapat pala non-stop. Hindi ka malungkot, hindi ka ma-depress. At hindi naman nasayang ang effort ni Chef Linda at ng kanyang mga staff. Mula kasi nang lumuwag na ang mga regulasyon sa turismo, lagi nang jam-packed ang Salt Bar and Restaurant. At hindi lahat ng kumakain dito naka-check-in. Yung iba talaga, dumadayo pa galing sa kung saan sa ang mga lugar. Ang mga guests na bumabalik is a big achievement sa katulad kong executive. Kasi imagine mo, napapabalik mo sila. Kasi yung mga guests na napapabalik dito, alam mo kung pwede na lang halikan ko. Kasi galing ng Alabang, galing ng Manila, galing ng Antipolo, galing ng Pasig. Kasi kung kaya ko naman sila nakikilala, pamilyar na yung mukha. Nakaka-relax na lugar, kompletong amenities, at masarap na chibog. Swak nga itong Asea Subic Beach Resort na bakasyonan nating mga rider. Dahil minsan, masarap din namang makapagpahinga kasama ang mga kaibigan at pamilya. Bago muling sumabak sa pag-arangkada ng ating mga makina.